and give him the glory. Greater things he has done, greater things he has taught us, greater things he has done, and a greater rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, greater things he hath done. Maraming salamat po, Pastor Benny Nyanga. Ngayon pong umaga ay purihin po natin ang ating Panginoon patuloy, sapagkat tunay pong napakabuti niya sa atin. Mula po kanina at kagabi ay akin pong pinagmamasdan. Talaga pong kulang ang ating panahon. Kaya napag-isip-isip po namin na sa susunod po'y mga 4 days po ang gagawin natin. Para nabiting kami kay Dr. Almosera. Maganda yung kanyang hataw. At umpisa pa lang, parang introduction pa lang, sabi ko kulang. So ngayon, kay Pastor Brian, madami tayong dapat matutunan. Kulang din. Kaya mga kapatid, umpisa po ito dahil first time. Ang totoo mga kapatid, ay ang deadline po ng ating reservation, ng ating pong registration, ay September 9. Ang laking gulat po namin, September 9, 18 pa lang po ang nagparehistro. Meaning to say, hindi ganun katindi ang damdamin natin sa Spirit of Prophecy, especially sa ating mga leaders. Napatunayan po natin yan. Pero mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, ngayon po ay kinulang hong upuan ng LMS. Oh? Sa ganito mga pagpupulong, ngayon kinulang tayo. Ibig sabihin mga kapatid, kinilos ng Panginoon at naniniwala ko ngayon ito'y huling panahon na. Mga kapatid, nais ko pong muling i-acknowledge sa atin ang presensya ng bawat departamento dito po sa atin po sa Central Luzon Conference, sa NPUC. Narito po ang Spirit of Prophecy Director ng SSD. Ayan po. Nandito po si Pastor and Mrs. Vivencio Bermudez. Ma'am, si ma'am lang ang nandito. Pwede po ba? Si Pastor po mamaya, papakilala natin. Ma'am, salamat po sa inyong suporta. At narito din po ang Spirit of Prophecy Director ng IAS. Ito po yung pambuong, kasi pag IAS, pambuong Pilipinas po yan. Kasi ito yung ating institution, international institution. Dito po si Dr. and Mrs. Ruel Almosera. Ayan po, ay palakpakan naman po natin mga kapatid, parang malungkot tayo. Alam niyo mga kapatid, ito ang panahon na sila po ay ngayon natin nakapiling dahil ito ang kanilang forte. Hindi tayo pwedeng kumuha na kung sino-sino lang speaker. At ang Union, North Philippine Union Conference, Spirit of Prophecy Director, na dito rin po, si Director Mario Palaya. Mamaya po, nakita natin at kilala po ninyo. Nandun po siya sa preparation room. At mga kapatid, ang buong pwersa ng Central Luzon Conference ay naririto rin po. Andito kagabi po ay nagsalita sa atin ang ating pong treasurer, si Sir Angel Tolentino. Ngunit narito rin na po, maaga pa, mamaya po sa ating commitment ng ating speaker, ang ating pong presidente dito po sa Central Luzon Conference. Narito po siya, si Pastor Binamin Casimero. Pastor, hindi ko po kayo nalilimutan. Tinignan ko, sinigurado ko lang po ang spelling ng pangalan. Ayan po. Mga kapatid, pag nandito po ang presidente, lahat po tayo nakangiti. Masaya po tayo. Andiyan ang suporta niya. Kaya sabi niya, matagal na po ito, pinaghahandaan na po niya. Sabi niya, hindi ako kukuha ng ibang appointment. Talagang ako'y pupunta dyan. Sabi niya, maghanda kayo. Ayan mga kapatid, narito po siya.
Mamaya po ay magsasalita po siya sa ating commitment. At nandito din po mamaya ang ating pong executive secretary sa CLC, si Pastor Eliezer Barrientos. Kumpleto po, mga kapatid. At mamaya po ay huwag po kayong uuwi ng tawag dito. Huwag po kayong uuwi ng maaga. Kami po ay sabay-sabay po tayong uuwi. Kasi kayo po ay nag-request sa amin na dagdagan ng oras kasi nabiting kayo. Kasi yun ang bulong-bulong dito. Sabi ko, bakit ang iksika ng oras? Ay si dadagdagan po natin. Ngayon po, dahil lang sa nakita po namin napakahalaga talaga nitong spiritual prophecy. Sabi ko, sige, dadagdagan natin ng meals mamayang gabi. Pakain po namin kayo mamayang hapon. Amen po ba? Pero hindi kayo magbabayad. Kami po ang magbabayad. Yan. Mga kapatid, gusto po namin siguraduhin sa inyo kung sino po ang mamayang gabi dito matutulog. Kasi nagbabayad po tayo dito bawat tulog. Hindi po tayo libre dito, mga kapatid. Kaya yun yung lahat ng tutulog dito, pakitaas nga po ng kamay. Ayan. Bakit kakaunti ho? Pagka magbabayad, di kakaunti ah. Sige, gusto lang po namin yung tutulog po dito para ayun yung malayong uuwian ay hindi po makakarating sa kanila. Sige po, magpalista lang po kayo sa ating sekretary mamaya. Ano po? Ngayon. Ay, teka pala. Alam niyo mga kapatid, ang tao talaga ay maraming kulang. Limited tayo. Merong special tayo na dapat ay ating malaman na mahalaga ito. Yung pong PPH, mga kapatid, ang nag-iimprinta po ng Spirito Prophecy, ay narito po ang presensya. Kagabi pa po, narito na siya. Ayan. Si, ito po ang Vice President of the Finance sa atin pong Philippine Publishing House. Speaker din po siya mamaya. Si Sir Atemio Jimenez. Sir, yun po. Simpleng-simpleng tao. Gusto niya, doon lang siya sa paluhuli. Yan po ay dating, mamaya ipapakilala ko natin yan. Yan po ang dating LMS Director dito, NPUC Publishing Spirito Prophecy Director. Ngayon po siya ay nasa PPH. Sir, welcome po at sa inyo lahat. Welcome po sa inyo para wala po tayong malimutan. Lahat po kayo ay makikinabang. Mga kapatid, magdala po kayo ng USB. At tayo po ngayon, by the way mga kapatid, ay naka-online po tayo. Naka-yong mga speaker po natin. Kung gusto po ninyo ng kopya at nalimutan ninyo, kayo po ay magpadala ng malaking hard disk ninyo para makopya yung salita po ni Pastor Bermudez, ni Pastor Almosera, Dr. Almosera, ni Pastor Brian. Ay, mahirap matandaan yon. Ay, kaya po, makikita natin sa kanyang salita, naka-video po yan. Kaya po ito, special po. Dalawa po ang nagbibideo sa atin, isa sa UP, isa sa CLC. Kaya po, hindi po kayo problema kung paano po makukuha yung mga copies. So mga kapatid, magpadala po kayo ng USB. Mamaya, hindi po kayo isa-isang pupunta. Lilikumin na po yung USB nyo, lagyan nyo ng pangalan, kung maaari po tanda, pagkatapos po ay ibabalik namin sa inyo, okay? Kasi kung hard copy po, mahirap po nga i-provide po yun, mahahaba po ang topic natin. Then, mga kapatid, yun pong hindi pa nakarehistro. Ito po'y first time po nangyari ito. Ito po'y idudocument natin ang inyong mga pangalan. Ilalagay po natin yan sa kasaysayan na meron ng first convention na nangyari dito sa CLC, sa programa ng ISSD mga kapatid. Idudocument po natin lahat ng speaker at lahat ng may certificate po kung wala kayo magparehistro na po, kung wala pa. Dahil hindi po kayo magkakaroon ng certificate eh. Dapat may certificate kayo para kayo po sa katunayan ay naumatin po dito. Okay, mga kapatid, mamayang hapon po, madadagdagan pong oras natin. Meron po tayong questionin ng sir. Yung pong director's time, ibibigay ko na po sa open forum. Pastor, yung pong mga speaker natin. Ay, papupuntayin po natin mamaya. Marami po kayong tinatanong kanina sa akin, sa kanila po nyo itanong dahil sila po ang right person. Yung pinakamabigat na po yung tanong, itanong na po nyo ngayon. Kasi pag umalis po sila at sa akin yung itatanong, baka hindi ko humasagot eh. Okay? Yun po lamang mga kapatid at ayo po ay dadako na sa ating divine worship. Bibigay ko po kay Pastor Nyangga ang para po sa ating opening song. Atin na pong awitin ang Holy, Holy, Holy. Mm-hmm.
day of rest and gladness, a day of joy and light, a balm of care and sadness, most beautiful, most bright. But thee, the high and lowly, who bend before the throne, sing holy, holy, holy to the eternal one. Shall we pray? Eternal God, our almighty Heavenly Father, how nice and wonderful it is for your people to be gathered in this place to appreciate the beautiful gift of prophecy that you have given to your church. Now, Lord, we commit our lives to you, especially the congregation, and we who are the parts in this program today, help us to exalt and magnify your name and to edify your people. Lord, forgive all our sins and iniquities and make us worthy of your love and power of your word this morning, because we ask this in Jesus' powerful name. Amen. Our stewardship thought this morning can be found in the Book of Counsels on Stewardship, page 103, paragraph 2, by Sister Ellen White. It says about the tithe. The tithe is set apart for a special use. It is not to be regarded as a poor fund. It is to be especially devoted to support of those who are bearing God's message to the world. And it should not be directed or diverted from this purpose. Bring ye all the tithes into the storehouse, that they may be meet in mine house. Improve me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it. Our deacons are now ready to receive our tithes and offerings. Atin mong awitin ang There Shall Be Showers of Blessing. There shall be showers of blessing. This is a promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Oh, that today they might fall. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. First dance again. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagmahal namin pong Panginoon, amin pong manalalang at amin pong tagapagligtas, ang bukal ng biyaya sa mga oras nito po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na ibalik po namin ang ikapo at aming handog. At nawa po, Panginoon, ito po ay magamit sa inyo pong malawak na gawain sa lupang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa lahat ng aspeto ng aming pong paglilingkod. Maraming pong salamat. Ito'y aking sinasamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed as unto a light that shine in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Shall you reverently kneel?
Minamahal po naming Ama, Ama naming Diyos. Tunay ng aming puso ay nagagalak na kami ay lumalapit sa inyo ngayon. Pinasasalamatan po namin kayo sa pagkakataong ito na inyong tinipon ang inyong bayan upang sama-sama pong makabahagi sa Spirit of Prophecy Congress na ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa pasimula hanggang sa oras pong ito. Ama, amin po kayong pinasasalamatan sa pagkakaloob ng banal na Espiritu sa sangkatauhan. Nasa pamamagitan po ng banal na Espiritu ay inyong ipinagkaloob ang kaloob ng panghuhula na ito po ay naging gabay ng inyong iglesia hanggang sa ngayon. Ito po ay naging pagpapala upang mabuo ang mga mahalagang mga aral na nais niyong ibahagi sa lahat ng mga tao. Ito din po ay naging pagpapala sa bawat isa na mananampalataya upang lalong mapalapit sa aming Panginoong Hesukristo at mapatibay ang pananampalataya. Ito din po ay kasangkapan na inyong ipinagkaloob sa Iglesia na hindi lamang mapatibay ang pananampalataya ng bawat kaanib, kundi ito ay maibahagi din sa ibang mga tao upang sila man ay maakay sa paanan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, narito po kami upang magpasalamat sa inyo, upang sumamba po sa inyo, na kami ay sama-samang lumalapit at amin pong ipinasasakop ang aming buong sarili, ang aming buong puso, pag-iisip at kaluluwa para po sa inyo, upang kayo po ang maghari sa aming buhay. At hinihiling din po namin na ang banal na Espiritu, ito po ang patuloy niyong ipagkaloob na sumaaming kaligitnaan ngayon. At ito ang maghari sa aming mga puso upang ang pabalita na amin pong maririnig ngayon, ito po ay maaming maunawaan. At ito ay maghatid sa amin sa lalong ikatatatag ng aming pananampalataya at sa iba yung pagtatalaga ng aming mga sarili. Amin pong itinataas si Pastor Bermudez sa kanyo pong pagtayo ngayon. Gamitin niyo po siyang kasangkapan sa paghahatid ng pabalitang nagmumula po sa inyo. Pagpalain din po ang kapulungang naririto ngayon, sama-sama po naming tanggapin ang mga pagpapala mula po sa inyo. Pagpalain din po ang mga iglesia na kinatatawanan ng bawat isa po sa amin. Umaasa kami na sila ay handang tanggapin ang mga ibabahagi na mga mensahe ng bawat isang naririto ngayon pag-uwi sa kanya-kanyang mga sariling iglesia. Pagpalain din ang aming mga kapatid na may karamdaman, inyo po silang paggalingin, palakasin sa kanilang pangangatawan. Pagpalain din po ang dakong ito na naging patuloy na naging pagpapala sa mga convention na katulad po nito. Pagpalain ang LMS at ang pamunuan, pagpalain ang leadership na sa union, sa publishing at sa kabuuan, ganoon din po sa division, sa konferensya general, sa Central Luzon Conference at sa iba pang mga misyon at konferensya. Kasama na po ang mga lokal na iglesia. Ama, salamat po ng marami sa inyo pong pagtinig sa aming panalangin. Salamat po ng marami sa mga pabalita na amin pong tatanggapin ngayon, na ito po ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Rise and grant us.
Singers for the beautiful blending of voices. It gives in tune to our worship this morning. Our speaker today is a man of God, seasoned with experience. Started as a literature evangelist. After completing his education, served as a leader, a church pastor of different or a local church, assigned as an administrator or publishing director on missions and conferences in the Union. And because of his leadership and successful way of training leaders, he is given a great responsibility in the division.
is leading out the publishing ministry, is authored materials for our leadership growth, for our publishing leaders and literature evangelists. Also, prepared materials for our spirit of prophecy seminars. And he considered him our father in the publishing ministry in the division. And of course, he is also our great leader in the spirit of prophecy. He had been leading this Spirit of Prophecy Congress, and so far this is the first in the Central Luzon Conference, and we thank our administrators of CLC and of course the leadership of Pastor Freddy for having this first CLC Congress of the Spirit of Prophecy. We have done this in different missions, as I have told you a while ago. We did it in Southern Luzon Mission, in Sabah, and on different missions and conferences onwards. Our speaker, of course, blessed by a beautiful wife, Ma'am Elba, who is very supportive in the ministry of Pastor Bermudez. Our speaker, our publishing and spirit of prophecy director of the Southern Asia Pacific Division, Pastor Vivencio, Chris Emilia Bermudez. Let's give him our undivided time. Thank you. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat. Director Palaya sa introduction. Purihin ang Diyos na tayo nagkaroon ng first, it's really the first, Spirit of Prophecy Congress of Central Luzon Conference. Noong last month ay tumawag si Freddy, Pastor Matira, sabi niya, Pastor, ano ang ating dapat pangalan ng ating pagtitipon sa lipa? Sabi ko, sundin natin yung sa Davao, Spirit of Prophecy Awareness. Pero siguro hindi kailangan ang awareness. Alam na ng karamihan. So, mas mahalaga ang konvensyon. Pero whatever, the most important is that we will grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. If someone could come, sino ating computer wizard, bagong adjustment ang iba-iba ang kuha natin. Okay. So I'd like to commend the Spirit of Prophecy Coordinator of Central Luzon Conference with the support of the Union to be able to organize this first Spirit of Prophecy Convention. At maswerte tayo, malapit tayo sa Ayas, malapit tayo sa Division, hindi katulad ng mga malayong misyon na kung minsan very excited sila pag sabihin Spirit of Prophecy sapagkat malayo sila sa Jerusalem. Doon sa Indonesia, nagsisimula ang Spirit of Prophecy Friday afternoon kasi Friday excuse na ang mga employees, so they will be filing vacation on Friday, mag-travel na sila, lunchtime, nandiyan na mga delegado, then 2 o'clock in the afternoon of Friday, Friday night, the whole Sabbath, and up to the end of Sunday noon, yon ang Spirit of Prophecy sa Indonesia. Of course, maybe they need longer time because of translation.
that is also to be considered. And gusto ko magpasalamat kay Dr. Almosera, Dr. Tolentino na malapit sila sa atin. Bakit ako ang speaker? That is obvious. Yung tinawag nila na Most Senior or Monsignor. Yun, yun na. Kasi kung Spirit of Prophecy Coordinator ka, whether in the division level, union or conference, hindi ibig sabihin na ikaw ang maging speaker palagi. Coordinator nga ang title eh. Mabuti sana kung nilagay pa dyan, Spirit of Prophecy Speaker. Ayun, palaging speaker yan. Pero coordinator meaning you have to invite your president, you have to tap resource speakers like from the E.J. White branch office. That's the reason we have Spirit of Prophecy Coordinator. Kaya nga, nag-assign yan ang mga iba-ibang speakers dahil sa ay coordinator. So, we praise the Lord for this Spirit of Prophecy Convention here in Lipa. In my presentation, allow me mga kapatid, gumamit na lang para diretso na alanganin ang aking Tagalog, diretso na tayo sa English. Sabagkat head elder ako ng Tubuan Church, meron bang taga-Tubuan? Sabi nila, Pastor, ikaw, nandoon ikaw, so hindi na kami magpadala ng delegado kasi nandoon ka na. Ikaw ang head elder ng Tubuan. Bago lang kami nakaranas ng mga gandang public evangelistic crusade ng Presidente, Pastor Casimero. We are planting a church. The other Wednesday night, nag-meeting, nag-caucus ang mga elders for the final negotiation of the lot, Pastor Casimero, na ating bibilihin for to establish the church in Barangay Olat. So, sabi ng isang kapatid doon sa Tubuan, matapos ako mag-sermon, Pastor Bermudez, nangamay na ako. Sabi niya, parang nahirapan ka mag-Tagalog. Sabi ko, sino nagsabi? Sabi ako, narinig ko. Sabi ko, hindi ang totoo. Hindi ako nahirapan. Ang nahirapan ang nakikinig. Sapagkat pag ako in-assured na ng salita ng Tagalog, ay pupunta ako ng Bisayan. Di ba? Bakit? Yan. Sabi ko, itong Tubuan ay tinatawag na Filipino Church, hindi Filipino. Filipino. That means pwede Ilonggo, pwede Ilocano, pwede Bisaya. Ah, Filipino Church. So, kayo na dyan ang mahirapan, sabi ko sa kanila. Ang nagsasalita ay hindi nahirapan. Alright? So, shall we pray? Panginoon, dakilang Diyos, Ama namin sa langit sa umaging ito. Maraming salamat sa mga kapatiran, mga pastors, mga head elders, Spirit of Prophecy Coordinators na nandito, nagtitipon upang madagdagan ang aming karanasan at ang pag-unawa ng gift of prophecy. Salamat Panginoon na inyo kaming samahan na aming tanggapin ang mga pabalita tungkol sa inyong binibigay sa inyong propeta. Salamat sa inyong pagdinig. Itong lahat ay aming hinihiling at matanggap sa pamamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, ang nakalagay dito is awareness kasi yun ang aming usapan si Pastor Madera. Pero dito para Congress, mas malaki pa itong Congress. Diba? It's alright, no problem. Ang mahalaga na talagang kailangan ng Iglesia ang awareness, whether it is a convention or awareness. Yung sinabi ng Prophet Hosea sa 4:6, My people are destroyed for lack of knowledge. No? Ang nangyari sa chosen people in the olden times, sinabi ni Prophet Hosea, but I hope that this will not happen in our modern spiritual Israel, the Seventh-day Adventist Church, because we need to be aware of especially on the gift of prophecy. You know, we are on the upper hand, mga kapatid. Ang Seventh-day Adventist is the only church who can explain closely, effectively, and convincingly about the gift of prophecy because it is manifested in the church, right? We are on the upper hand. Kaya nga sinabi ng prophet, surely, surely, the Lord will reveal, will do nothing except to reveal His secrets through the prophets.
And I believe sa mga presentation ng ating mga speakers, napakita yun ng kahalagahan ng gift of prophecy since creation, after the fall of man, and before the coming of Jesus Christ. And God has revealed. So we are very sure. And when you go to the text na binasa kanina ay we have a sure word of prophecy. Yeah, Seventh-day Adventist is very fortunate. We are on the advantage ground. We are on the upper hand because we have the gift and we can explain more on Daniel and Revelation. We can explain the last day events. You see? So, we hope that we will appreciate and we will really be serious on this gift and how to share this gift that we have received from the Lord. You know, to be balanced in presenting the message of the Lord to the people, we have to use the GPS. You know what is GPS? Pag kayo'y hindi nyo alam ang ating destination, you use a GPS in Manila. Nag-travel kami sa aming anak from Atlanta going to Maryland, you know. Sabi ko, have you experienced driving here? Sabi niya, Dad, wala. Oh, paano tayo makarating? Sabi niya, titingnan mo lang. Meron tayong gadget dito sa sasakyan, a GPS pala. Global Positioning System. After 10 hours of driving, you know, marinig mo, after 500 meters, turn right, after 100 meters, turn left, ganun-ganun ang mga instruction ng GPS. At pagdating ng panahon, after 7 to 8 hours driving, sabi, doon, you have arrived your destination. Wow, ang numero ng bahay na naka-program, doon kami dineliver talaga, doon kami naka-park. Sabi ko, ang gandang gadget nito ngayon, modern gadget, no GPS. You know, spirit of prophecy is also compared with the GPS, you know, guide us to where to turn, how to proceed. But to have a balance of our proclamation of the gospel, we are using now a GPS system, meaning we have to present the gospel, of course. That is Jesus Christ, who was born, who lived on this earth, who was crucified, and who was buried, who ascended to heaven, and he is coming soon, who can forgive sins. That is the gospel. We have to present the gospel. But karamihan din ng mga Protestante, they are also presenting the gospel. That's why the gospel alone, without the prophecy, hindi pa complete ang presentation ng balanced presentation of the plan of salvation. That's why we have to present the prophecy. At sa binanggit ko sa inyo, we are fortunate. You know? Why I became a Seventh-day Adventist is because of the spirit of prophecy. I was an altar boy of the Roman Catholic priest when I was in grade 4, 5, and 6. Hanggang ngayon, memorize ko pa ang Latin during Holy Week. You know, Quia per santam cross, impri passonin tua, medimisti mundo, miser nobis kipas, osis pro nobis. Do you understand that? Hindi ko naintindihan yan eh. Naintindihan ko na, nag-aral na ako ng konting under Dr. Almusera sa ating masteral program, sa mga Hebrew at sa mga Greek. It's biblical, you know. Kaya personal of you, Jesus Christ is crucified for you and me because of your sin and my sin. You know, pero nung aral ng sakristan ako, hindi ko alam yan. Basta memorize lang, sabi ng teacher sa catechism, memorize that, and carry the cross, follow the priest, and answer the priest. You know, in Latin, kasi wala pang local dialect nung araw. But because of the spirit of prophecy, I believe that the Seventh-day Adventist is brimming with truth because of prophecy. You know, a church without a prophet is destined, you know, not on a sure destination because the prophet will guide. So we have to explain not only the gospel but the prophecy, Daniel and Revelation, the last day events, you know. And we are sure that we have all the resources here in this church. And after that, we have also to present the distinctive doctrine. One of those is the sanctuary, you know, what Jesus is doing today since 1844. This is a serious matter, brethren. So in Davao City last month, I had the evangelistic meeting. I decided for the first time to preach. I said, Lord, I have preached in Indonesia, in Malaysia, in Thailand, and other parts of the Philippines. Why not in my home city, you know, my home church in Davao Central Church? So
we decided to preach last, and I was using this GPS approach. And for the first time, sabi ng Davao Central Church, a very active church in Davao City, first time ito, Pastor, ang suggestion mo na ating i-implement to serve dinner for 150 people every night. 10 nights of prayer, praise, prayer, and power of God's Word. 10 nights. Kasi when the disciples were waiting for the outpouring of the latter rain during the day of Pentecost, they were praying for 10 days. So ang akin din na ginawa ko ay 10 nights. Kasi gabi ang ating crusade. 10 nights of praise, 10 minutes ang awitan ng mga singers. After that, immediately my prayer band, 10 groups. Kasama na ang mga non-Adventists, nag-join sa prayer group. Kasi na-observe ko na it's very powerful. Yung mga bisita na kasama na sa prayer band, hinihiling mo, tinatanong mo ano mga request nila. So they are already enjoying the power of prayer. And then, pero at 6 o'clock, lahat ng mga bisita, non-Adventists, ay pinakain. Binabudgetan talaga. Yun ang ginawa ni Jesus. Okay lang si Jesus kasi wala nang budget sa conference. Ay, walang, miracle yun. Pero he served the people, you know, during his preaching time. So sabi ko sa mga church board, let's allocate money for these people who are coming. Kasi from the office, kung kumbidahin mo sila, umuwi na sa bahay, mahirap na yun. Mahirap na. Kaya nga, from the office, kailang trabaho, sabihin mo, punta na tayo sa Revelation of Jesus Seminar doon sa Camo Street. Libre na ang hapunan. O, pagkatapos nakakain, ay mahiya na umuwi. Ay, may utang na loob na yung sinasawag sa amin. Ha. So, aakyat na doon. Makinig na lang awitan, mga magandang mga singers. And then, the blessings of the prayer. So, mga kapatid, after 10 nights, praise the Lord, there were 116 precious souls that surrendered. They were not drug poser, but they were gospel poser who surrendered their lives to Jesus Christ. So I believe this GPS is a balanced approach of the people who really understand the plan of God's plan of our salvation. So, alam natin na itong spirit of prophecy. I mention this because that P is about prophecy. It's number 18. We really, the church, believe that one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. And it is manifested in the gift through the life of Ellen White. We know this. Kaya nga hindi na tayo masyado mag-aaral pa ng who is Ellen White, ano ang mga basic, you know. Of course, there are new converts. Pero kayo, mga pastors, mga church leaders, SOP coordinators, we have to go to the advanced, you know, how to use the spirit of prophecy writings, you know, at present time. Yung mga basic na kuhan ay doon sa mga new converts yan. Right? So, this is one of the 28 major doctrines of the Seventh-day Adventist Church. Meron akong ginagawa na formula na SDA minus SOP equals OPC. Ano bang ibig sabihin yan? Of course, alam ninyo ang SDA. Not sitting down always. Seventh-day Adventist po. Okay? Ang SOP is our number 18, Spirit of Prophecy. Kung tanggalin sa iglesia ang number 18, ano mangyari sa Seventh-day Adventist? Others are preaching about grace. Others are preaching about the second coming. Many Protestant churches are preaching about the Bible, even stewardship. Health message also, some not full, but the problem, the what is lacking is the spirit of prophecy. That's why kung tanggalin natin sa Iglesia Adventist ang doctrine number 18, ang mangyari sa Seventh-day Adventist will become an other or ordinary. I don't want to use that ordinary. Baka marinig nila, ano kami ordinary? Kayo lang special. But that is the difference, the landmark. Kung wala tayong spirit of prophecy, we can be tagged as just like other Protestant churches. We preach about the second coming, the Bible, and many others. But when we come to the spirit of prophecy, that is the distinctive, that's the landmark that we can claim that we belong to the remnant church. Right? All right. So, mga kapatid, sa
Panahong ito ay gusto kong i-share sa inyo ang isang topic na part of the spirit of prophecy, which I believe would help our leaders and even our pastors who are here na maunawaan natin kahalagahan na tinatawag na the print and the final sealing. You know, sa Bisayan ay maganda ang rhyme nito, ang pinatik o ang pagpamatik. You know, but in Tagalog, mahirapan ako mag-translate niyan. So ang nalimbag at ang pagtatak, ano ba yan? Okay, basta alam na niyo yan. Mahalaga ngayon, mga kapatid, ang sealing na ma-share natin sa ating mga sambayanan, sa ating mga church members, sapagkat ito ang tinatawag na authentication of God's people to be prepared for the coming of Jesus Christ. Ngayon, last month, before we applied for a visa for Sydney, Australia, sa EGY tour, you know, akala ko yung aking luma na birth certificate ay pwede na. No. Kailangan ka pumunta naman sa NSO para magkuha ng authenticated birth certificate. Marami na ngayon ang mga requirements sa mga legal documents. Mabuti na ating new administration ngayon ay pinag-aralan paano na hindi na mahaba ang queue at hindi na kababalik ng how many days, but at least as soon as possible. But the point is, ang authentication ngayon, authentication is very important. Legal documents. Kailangan i-update ang na talagang tunay kayo na kasal, tunay ka na talagang citizen ng Pilipinas by getting a authenticated birth certificate or marriage contract. Dito tayo sa God's authentication, mga kapatid. It's about sealing and how it is related to the work of the print ministry. Lalo na dito tayo sa Literature Ministry Seminary. At nakita ko na karamihan dito mga literature evangelists din at mga publishing leaders. Okay? So, maraming salamat mga kasamahan ko sa mga publishing ministers. Nandito kayo upang madagdagan ang ating pag-unawa sa the role of the print ministry and the final sealing of God's people. You know, ang tinatawag natin na document hindi matanggap pag walang tatak. Diba? Mahalaga yung tatak. Hindi tayo magkapasok sa karya ng Diyos kung wala tayong tatak. Makikita natin sa prophecy na ating tatlakayin sa mga sandaling ito. So, it's very important authentication for a document. Now, alam natin sa ating pangaral na ano ang seal of God. According to Isaiah, to the law and to the testimony, if they do not speak according to these things, it is because there is no light in them. So we believe as a church that the seal of God is His law, the Ten Commandments, because nandyan ang Sabbath. You know? So it is the seal of God. Now, the sealing agent, while the Ten Commandments is the seal of God, the sealing agent is what? The Holy Spirit. Mahalaga yun. The Holy Spirit. Makikita natin sa Ephesians 4:30 that we are, you know, sealed by the Holy Spirit for our redemption while waiting for the coming of Jesus Christ. Ang ibang translation is the Holy Spirit is given as a deposit for our redemption. You know? So, it is the Holy Spirit that is the agent of the sealing of this. And meron tinatawag na interior sealing. Kung basahin natin ang Romans chapter 8, 16 to 23, Paul is talking about the sealing, the inward sealing. The Spirit Himself testifies together with our spirit that we are God's children. It's the Holy Spirit. We cannot judge, we cannot conclude, sino ang sealed by the Holy Spirit right now. It's only the Holy Spirit knows, and God knows, you know. Because it is the interior, it is inside us. It is the power. It is the power of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit that we can claim that we are God's children. Interior, malagay inside. Wala na kaalam yan. Siya lang mismo sa sarili niya.
At meron din tinatawag exterior sealing. You know, if you read the book of Revelation, another angel came to the four angels who were holding the four winds. You know, said, do not harm. Do not harm the earth or the sea or the trees until we seal the servants of our God on their foreheads. So there's a sealing. It's a pending one. You know, it's about to make the final one, but we are not coming to the final yet because God still has a plan that His people, His servants, will be sealed. Magkaroon ng tatak na tunay, authenticated by God, ready for the coming of Jesus Christ. So ito exterior, of course, ay makikita ng mga tao. Pag tayo ay pumunta sa iglesia ng Sabado, wow, mga Adventists, Sabbath keepers, you know, worshiping on Sabbath. So it is outwardly, but it is not a guarantee. Maraming pumupunta rin ng Sabbath, pero it's not a guarantee. It's only an outward. You know, we had a big meeting this morning in our worship with the children. I mentioned to them our experience kasi ang mensahe is about to the big cities now, kahit na sa ating morning devotional, reaching the big cities. When we had the big city evangelism in Jakarta, 12 preachers. Pito kami galing sa SSD, 5 galing sa GC. The same week, different location. Then on Sabbath, ay doon kami sa malaking air-conditioned gymnasium. You know, Indonesians have money, they can afford really like going to UNITA, Astrodome, or mga air-conditioned places. So ang Sabbath, mga 5 to 10,000 people were present. And si Mrs. Ilya Simons was one of the speakers na successful doon. After lunch, we were just there inside the air-conditioned carpeted. Ay pumunta sa CR, iniwanan ang kanyang handbag. Pagbalik niya, wala nang handbag. Kasama ang passport. So sabihin natin, hindi naman mga Adventist ang iba siguro pumasok yan, pero Sabbath, Sabado, di ba? So, siya lang ang, you know, these people who are notorious, tumitingin sa iyo, itong Amerikana na to, siguro may dollar, ito maraming dollar. So, nandiyan lang nakaupo sa sunod siguro, sa kanyang row, pag alis niya, pagbalik, wala na ang bag. Wow, it was a big commotion. And we have to contact all the secret agents, Adventists who are with the military, how to catch the culprit, kahit mabalik na lang ang passport, kahit kunin na lang ang dara at saka pera at iba pa. You know? Pero very surprising, araw ng Sabado, sa loob. Of course, it was not a church. Pero kahit nasa church ngayon, kahit kami sa tubuan, we had a problem one time. Bakit ang ikapo ng isang membro ay nawala na? Pagkatapos na hinulog sa offering, collection or bag. Kasi may nakadalo para na instead of putting down, he is taking up, you know, something. So nawala na ang ikapo niya. You say, in the church, this is not a guarantee that we are sealed by God when we keep the Sabbath. But at least there is an outward sealing. Makikita where you stand. Diba? It's still important, exterior and interior sealing. Now, sabi dito, the battle in the universe between good and evil is a battle over worship. We know this. In the last days, ang issue will be about worship. It centers on God's law because it is a part of sealing. It is an outward sealing, but it is an important issue. And we know that the fourth commandment is the seal of God, right? In our study of the Bible, it is the seal of God, contrast to the mark of the beast, you know? And the Sabbath is at the heart of this controversy over worship. So it is inseparable, the inward and the outward sealing for God's people. Now, paano yan nangyari? At least just to review, I know that we are exposed to our doctrine, but ang Sabbath school lesson natin nga, pinag-aralan natin sa ano, pero nare-review pa natin, ang mga doctors, mga nurses, CPA, bago mag-take ng board exam, nare-review pa kahit pinag-aralan. Kaya nga, dapat na review natin konti bago natin puntahan yung main point na gusto ko i-diin. Ano pa
tala ano pala ang way, what is sealing and how it is being done. Sabi dito ng Panginoon sa kanyang mensahero, according to the Lord through his prophet Ellen White. You know, marami tayong naririnig mga kapatid na pag nag-sermon, nagkukotisyon, according to Ellen White, pag mga bago ang mga bisita natin, you know, hindi masyado magkuhan. Sino si Ellen White? Si Mama Mary? Mama White? Kailangan, according to the Lord, because we believe she was inspired by the Holy Spirit, you know? So according to the Lord, through his messenger. Sabi dito niya, it is not any seal or mark that can be seen. Hindi makikita ito. Because we know it is symbolical. It is not literal. But a settling into the truth, both intellectually and spiritually. Yung nasisitol, na convincedo ka na ito ang Sabado, ito ang totoo. You know, intellectually and spiritually, you go to church, you worship God on Sabbath because you are settled, you are convinced. That is the sealing, the part, the process of sealing. So they cannot be moved. In the last day event, sinabi dyan. So alam natin mga kapatid na hindi ito literal na katulad ng paniwala ng iba, na katulad ng 666 na nandito yan, may talagang literal na ilalagay sa noo. Hindi po yon. It is symbolical. When you are convinced, you receive the opinion and you have the belief that this is the truth, this is correct, then you are putting it, you are making a mark in your mind, you know? So, at saka alam natin na if we talk about the mark of the beast, wala pa ngayon. In our stand as a church, meron na ba mga tao na may tatak na? Wala pa. We're waiting to be like the time, the final is coming, na magkaroon ng decree, katulad sa panahon ni Daniel at panahon ng mga Hebrews na there was a decree. At nakikita sino talaga ang tatayo sa Diyos at sino ang tatayo sa mark of the beast. So it is still future. Although there are now signs who are leaning to that mark. But we cannot judge today na ang lahat ng mga Sunday keepers ay may tatak na. They are still to make a decision. Later on, how they will decide? Pupuntahan natin ngayon. Ano ang method na they are going to decide in favor of the Lord? Because in the last days, either you love the Lord with all your heart or you hate God. Either you love God or you hate God. There will be no neutrality. So mga kapatid, yan ang mangyari. Now, if the mark of the beast is still future coming, hindi pa natin ngayon makonclude na sino ang may tatak ng 666, that is symbolical, hindi literal. How about the sealing of God's people? It is in the process already. Although we are waiting for the final separation between the wheat and the tares, but now it is in process in connection with the judgment time since 1844. Titingnan natin mga kapatid. We have now the message, mga kapatid, sa Seventh-day Adventist, we have the message. Wow. Kahit tayo ay magkaroon, mag-conduct tayo ng evangelistic meeting for 1 year, every night, I tell you, we can still preach. Ang problema ko, wala lang makinig. Diba? Kasi we talk about health, we talk about stewardship, we talk about young people, we talk about family. This is the most rich church in as far as the message is concerned. Ang kaibahan nating mga Protestant churches, pinaka-kanila is three nights. Then they will get decision. Pero ang Adventist, we have all the messages. We are the depository of God's truth. But not only as a depository, we are to be the distributor of truth. Can you say amen? Amen. Amen. That's why we have the mission and we should have the messenger. But I will focus on the method. On method of the sealing of God's people. Because we want to be sealed finally by God. We want to be among the 144,000 and the great multitude. I will not talk about that. It is also very sensitive issue even among the Seventh-day Adventists. Pero as far as personally in my study, and when I was under Dr. Reynolds in IAS, the masteral program, in the study, supported by Ellen G. White writings, it is just the same. The 144,000 is symbolical. It is a name group compared with the great multitude are the same people who are saved by the blood of the Lamb. Since the beginning, ang lahat na maligtas, it is due to the precious blood of Jesus Christ.
Wala pong sa langit na may special choir. Wala pong class A citizen sa langit na 144,000 lang. Everybody will be treated equal. Amen? In heaven. Wala pong sabi ng aking kapatid, kahit janitor na lang ako sa langit, basta sa langit. Sabi ko, wala. Wala na janitor doon. Wala lang alikabok doon. Lahat na ay pantay tayo doon. Okay, that's not my topic. Pero gusto ko mapuntahan ang method of the sealing. Because we want to be sealed. And we want like to, would like to heal other people na matanggap ang tatak. Because we know na we have to make a decision for the sealing, to accept the seal of God. Now, dito sa ating pangaral, kung basahin natin ang Ezekiel chapter 9, dito makikita natin isang proseso na ginagamit ng Diyos kahit sa Old Testament, the time of the destruction of Jerusalem sa mga people who were worshiping idols, to destroy the worshippers of idols, ginamit ng Diyos ang sealing kung sino ang hindi mapatay at sino ang subject for destruction. I'd like to read the story, the whole story, in the simula sa verse 1 ng chapter 9 ng Ezekiel. Ang title dito is Idolaters Killed. Sabi ko, wow, parang drug pusher killed. Parang ganun. Big issue ngayon sa ating bansa. Then he cried in my ears with a loud voice saying, bring near the executioners of the city. So there will be a judgment. Each one his destroying weapon in his hand. And behold, 6 men came from the direction of the upper gate, which faces north, each with his weapon for slaughter. Tingnan nyo, slaughter in his hand. And with them was a man clothed in linen, with a writing case at his waist. And they went in and stood beside the bronze altar. Now the glory of the God of Israel had gone up from the cherub on which it rested to the threshold of the house. And he called to the man clothed in linen who had the writing case at his waist. And the Lord said to him, pass through the city, through Jerusalem, and put a mark on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations that are committed in it. And to the others, he said in my hearing, pass through the city after him and strike. Oh, bypass operation. Strike. Your eye shall not spare, and you shall show no pity. Oh. Bigat, ano? Yung judgment sa Jerusalem, sa mga worshippers ng idols. Kill old men outright, young men and maidens, little children and women. But, I like this message here, but touch no one on whom is the mark. Wow, there was a great separation when there was a destruction in Jerusalem. God commanded his messengers, the angels, to make the marking. You know also when Israelites came out from Egypt, diba? To the marking on the doorpost, the blood of an animal na pag daan ng mga angels, ang bahay lang na may tatak of the blood will be saved. Hindi mamatay ang the eldest in the family or the animals there. It was also a kind of marking. Pero dito, makikita natin ang receiving the mark. But the point here, brethren, na gusto ko idiin, ang metodo na ginamit ng Diyos, even during the time of destruction of Jerusalem, ay itong tinatawag na writer's ink horn, the writing case. Merong ginagamit na pangtatak na form of writing, you know, ang angel ay meron siyang dala na writing case. So dito natin makikita ang printing na lagay doon ang the last alphabet of Hebrew, ang to, ay matatak dapat sa mga tao na i-spare. Ang walang tatak ay will be slaughtered. You know? But the point here is the method the Lord is using during that time. And if we go to the next sealing process, this is the same that is being
discussed in the book of Revelation. To summarize, itong work ng mga angels na who are announcing the sealing sa pagbigay ng tatak, makikita natin ang first angel holding the sealing instrument using the writing method, using the letter. So to speak, there is a sense of publishing ministry here. The method that was used. We know the power of the gospel is the gospel itself, but God is going to use the method. And marami ang gagamitin ng Diyos. But in the sealing process, I'd like to relate to you this morning, my fellow believers, na gagamitin ng Diyos itong mga nilimbag ng ating iglesia as the process of the sealing, the final sealing. Dito makikita natin sa Revelation chapter 7, the second angel tells the timing of the sealing. And Revelation 14, the third angel announces the message about the sealing. We know what is the message. What are the messages? Yes, we have the 28 fundamental beliefs, but actually to summarize, tatlo lang ang simple nating mensahe, mga kapatid, na ating ididiin sa ating pagpabalita. Three angels' messages. The first message is fear God. The second is give glory to Him. And the third message is worship Him. Yon. Pag na-emphasize natin unang-una yung tatlo, madaling tanggapin ng mga tao. Hindi kaagad na the change of Sabbath to Sunday, the mark of the beast, marami pang ibang doctrine. Hindi. Unang-una yun ang summary ng mensahe ng Seventh Adventist through the three angels' messages. Opposite to that, Satan is also forming the three spirits in contrast to the three angels' messages. The enemy is also forming the unholy trinity in the book of Revelation. But anyway, that's only a background. And then finally, in the sealing process of God's people, makikita natin ang Revelation 18. The fourth angel appears with power to finish. Ito ang final. Ito ang tatapos ng proclamation and the sealing process. The other angel in Revelation 18:1. So here, makikita natin that there is an intimate link of the first and the second angel. Why? The sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel in vision according to the minister's testimonies to ministers. The same my relationship. John also had been a witness of this most startling revelation. So makikita natin na itong pinag-usapan sa book of Revelation is the connection of what happened in the sealing process in the prophet Ezekiel. So it was a dual prophecy fulfillment from the local to the cosmic or universal, from the literal Israel to spiritual Israel. Today, we belong to the spiritual Israel, mga kapatid. Now, both the first and the second sealing are using the writing and the letter in sealing. You know, if you read the book of Revelation, they are using the writing, the medium of the print ministry. So, what is the message here? The Lord will use the angel with the writer's ink horn. The writing equipment that employs the written word to complete a mission. So, I'd like to propose that the relation between the print ministry and the final sealing is very imminent here in the study of the spirit of prophecy. Because, brethren, we have to realize this, and otherwise, hindi natin bibigyan ng kahalagahan ang ating mga nilimbag, ang ating mga messages, especially the Ellen G. White writings. Isang sinabi dito ng sa propesya, according to the Lord, through the prophet. When the religious denominations, we are anticipating this. We are expecting this to happen. Alam natin ang saan tayo patungo, mga kapatid. History repeats itself. And it is coming. What happened in the dark ages will happen before the coming of Jesus. And sinabi dito, when the religious denominations unite with papacy to oppress God's people, it is coming. Places where there is religious freedom
will be opened by evangelistic canvassing. So ang trabaho, ang ministry of the printed page is will be used by the Lord in the last part of the sealing process, preparing people for the coming of Jesus Christ. It is coming. Only in Mindanao, ang iba na advance na. Hindi pa sila pinersecute, ay pumunta na sa bundok. Yun ang aming nag-seminar kami last month. Sapagkat merong worker na UI leader sa, I think, sa Adams Center, working in the bank, nag-resign. Pastor Casimiro resigned his work in the bank because it's time now to go to the mountain. You know? May mga Adventists na nadala nila, nadoon na sila. No more cellphone, no more television, because country living. Pero may nagtanong sa amin kay Pastor Dr. Amusira, Pastor Brian doon sa open forum ng hapon. May nagtanong, Pastor, ano ba yung kinasal doon sa amin kasamahan doon sa country living na amin? Legal ba yon? Ako ang nagsagot, sabi ko, bakit? Depende. Ang sagot, depende. It depends. That is the most safe answer. If ang minister ay merong lisensya sa gobyerno na to solemnize, at sa kapagkatapos ng ang wedding ay dinala, pinarehistro sa munisipyo, ay legal yon. Sabi, wala, Pastor. Sapagkat sabi ng aming pastor doon, ang apilis ay sa langit na. Merong mga may asawa sa labas, ngayon nag-join doon sa kanilang grupo, ay nakakita doon kasi romantic na ang lugar eh. Malamig, at saka wala ng mga connection sa city. So, nag-engage na doon sa country living. Sabi ko, ito na mga kapatid. Hindi na ito tinatawag country living. Country live-in. Ang sentro ng Satanas ngayon, ang iba ay pumupunta sa fanaticism. Ang iba ay indifference sa spirit of prophecy. Pero ang iba naman ay extreme. At tuon sa Mindanao ay madali yan sila, mag-absorb sila kasi alam mo doon ang mga tao. Hindi katulad sa Manila, they are very busy, no time for that. Kaya nga, mahirap dito mapinitrate ng mga mensahe ng spirit of prophecy. At lalo na kung fanaticism. Kasi busy ang mga tao sa secular city, no, sa mga malaking syudad. Pero mga kapatid, ito, it is the time is coming na we will be moving from one place to the other. We will be persecuted. Katulad ng mga Waldensian. Pero sabi dito ng Panginoon sa kanyang messenger, ang mga lugar na may mga freedom pa, it will be worked and will be opened by the work of the evangelistic, not ordinary canvassing. Kasi yung canvassing, marami yan. Canvassing ng food supplement. Canvassing ng marami. Marami yan. Insurance. Diba? Nag-canvass din. Pero ito, ang literature ministry is what we call evangelistic. To evangelize. To prepare people. To give them, to prepare them for the final sealing. You know? Sabi dito, ang mga libro na ating kailangan may dala sa mga tao to give them information to make a decision for the Lord or against the Lord. Hindi pa natin makikita ngayon ang mga resulta. Parang business as usual pa. Sabi ng mga ibang kapatid, saan ba ang nahikayat ninyo mga ili? Saan ba ang baptism ng Pablo Singh? Wala tayong makikita. O sinabi dito ng Panginoon, the results of the circulation of this book, like the Great Controversy, are not to be judged by what now appears. Kasi ngayon, dami na na-deliver pero walang nabinyagan. Business as usual, delivery, credential, punta ng Hong Kong, punta ng Malaysia, punta ng Enchanted River. Dami pang pinuntahan dahil sa nakaabot ng mga goals ang mga literary evangelists. Next week, first week of October, magdadala kami ng mga 32 patungong Hong Kong at saka Macau. Mga ILS na nakaabot ng 10 years credential. Or, kung hindi sa first level, 20 years license. Or, kung hindi pa, 30 years automatic bago mag-retire. Kahit na intern for 30 years, ay pupunta pa sa Hong Kong, Macau. To visit the Abraham Laro, the first missionary who came to the Far East. You know, kasama na yung mga Disneyland, mga added. Pero ang main feature doon ay magkaroon kami ng commitment service at the graveyard of Abraham Laro, the first missionary who came to the Far East. Pero ngayon, ano ang nabinyagan? Ilan ang nabinyagan because of the printed page? Sabi dito,
we cannot judge now of what now appears. By reading it, some souls will be aroused, some, and will have courage to unite themselves at once with those who keep the commandments of God. Last Sabbath, ako po yung nagsalita din sa EUP ng Daniel sa Student Literature Evangelist Congress. Kinumbidad niya, mabuti Daniel, kinumbidad niya yung si pilot who was converted, si Captain Silito Tumala, ay pilot ng Philippine Airlines. Many years, siguro, mga almost 10 years ago na, I made an article, pinablis natin sa General Conference, yung article na sinabit natin, I titled it as the pilot of the Philippine Airlines who met the Master Pilot Jesus Christ. You know, ang father niya bumili ng Alpha and Omega sa Davao, supervisor ng Columbia Tobacco Corporation, nabili ang Alpha and Omega. Pero hindi na nabasa lahat, isa lang ang nabuksan ng father na chain smoker din. During the burial ng father, umuwi itong si Silito Tumala sa Mindanao to attend the burial. After the burial, nakita niya ang sealed pa ng plastic sa library nila, ang Alpha and Omega. At natingnan niya ang isang volume man ay bukas, kinuha niya at dinala sa Maynila. It so happened na during that time, nag-strike ang mga pilot ng Philippine Airlines. So he was not also flying that time. So there was enough time to read the volume 1. Pag nabasa niya ang volume 1, sabi niya, napakaganda ng aklat na ito. May mga Bible reference. Umuwi sa Mindanao, dinala ang whole set, dinala sa Manila at binasa. So doon siya na-convicted ng Sabbath. That the Sabbath, the Saturday is really the Sabbath of the Lord. So umuwi siya doon sa na isang panahon sa kanyang nagbisita sa kanyang durian plantation doon sa Catalonan Grande. At naghanap siya ng Bernie, sabi niya, bukas ay Sabado. Gusto kong dumalaw sa Seventh-day Adventist Church. You know, ano nangyari? Doon siya nakadaan sa isang barangay, bangkal, yung ating hospital, Upper Catalonan, may church tayo doon na hindi na-develop ng conference, ng mission, because of the problem of the lot ownership. So parang napabayaan. So, maliit na church at saka dilapidated. 100 meters away, makikita mo ang INC. Alam mo naman ang INC, napagaganda ng church. Ang Adventist parang iniwanan ng Diyos. Nang dumaan siya doon, 70 Adventist, pero kawawa itong church na to. Kasi doon sa patak ng nakapatak sa Alpha and Omega, Philippine Publishing House of the Seventh-day Adventist. So hinahanap niya. Bakit siya doon siya nadala sa maliit at saka dilapidated na church? Sabi, ito ba? Pero anyway, yun ang nakatatak sa libro. So bukas, babalik ako dito. Kaya pumunta siya doon ng Sabbath School, umupo siya, nakinig siya. Maganda naman, smiling ang mga tao. Ang sermon ay talagang maunawaan mo, inspiring. Pagkatapos ng sermon, kinumbida siya, Brad, sama tayo sa potluck. Simple vegetarian diet. Okay? Pag kakain na sila, kinumusta ng babae, sabi niya, Brad, saan ka galing? Saan ka namimbro? Sino nagdala sa'yo dito? Narelate niya, first time ko ito nakapasok sa Seventh-day Adventist Church kasi nabasa ko itong nabili ng father ko na Alpha and Omega. Wow! Anong family name? Ay, Tumala. Yun pala yung ili na lumapit sa kanya, yun pala ang nag-deliver sa Alpha and Omega sa kanyang father. So what ay providential, you know, ang Panginoon. Kaya nga doon siya dinala sa maliit at dilapitin na church. Sabi niya, alam mo, kahapon nang nakita ko, sabi niya, anong klaseng iglesia ito? Parang iniwanan ng Diyos. Pero pagpasok ko dito, okay na. Okay, narinig na, unawaan ko minsay. Okay, Brad, sige, pagkasunod sa bato, bumalik siya. Narins ang Bible study. After 3 months and a half, Captain Tumala, you know, the pilot, decided to become the Seventh-day Adventist. Ngayon, nandyan sila sa Santo Tomas. Ano yung church nila? Nandun siya, faithful, vegetarian pa. You know? So, siya pastor, nag-resign na ako 3 months ago. Ayaw ko nang mag-fly. Sapagkat guilty ako. Sabado, dapat nandyan ako sa iglesia. Paano ako ito maligtas?
Paano ako makatanggap ng final sealing na during Sabbath kahit na nagcha-church ako doon sa Korea or sa Amerika pag nakita ko ang Sabado pero naglumilipad na ako during Sabbath time. Pero pag Sabado ng hour of worship, nakadalo ako pero ang ibang oras ay I was flying. So guilty ako, nag-resign na siya. Nag-resign siya bilang pilot ng Philippine Airlines. Ngayon, at ipanalangin natin siya. But he decided at once. May nakabasa ng mga aklat who decided at once, sabi dito. They decided at once, but did himself at once. Pero, but a much larger, karamihan majority of the number who read, it will not take their position until they see the very events taking place that are foretold in it. So they are still waiting. Maraming mga tao ngayon, kahit mga rich people, nababasa na. Alam nilang Adventist has a message. Pero hindi pa sila pupunta sa atin, sa church, for many reasons. Until they will see that the prophecy in the book of like Great Controversy will be fulfilled. Pag nakita nila, wow, ito na ang sinabi sa libro, saka pa sila magkapatid. Kaya nga doon sa Brazil, sa napuntahan ko, merong isang lugar na nabasa ko ang magazine nila sa mission. Sabi ng magazine doon, St. Thomas become Seventh-day Adventist. Sabi ko, St. Thomas? Theologian ng Roman Catholic? Paano yan? Binasa ko ang story. Ayon pala, ang isang lugar doon, ang pangalan ay Santo Tomas. At may iglesia doon ng Baptist. Napuntahan ng literature evangelist na deliveran ng Great Controversy. Binasa ng church elder nila. Sabi niya, Sabado pala ang totoo na Sabat. Pero they did not decide immediately. Alam mo, may affiliation sila. Pero nabasa nila sa Great Controversy. Kailan sila nag-decide? Wow, it took 15 years later. 15 years later, you remember that John Paul circulated or made a encyclical Dies Domini, challenging or inspiring all the faithful of the Roman Catholic to observe Sunday. Dinidiin ang Domingo na talaga ito ang totoo na araw din. Kasi alam na ng Papa na, you know, serious na ang mga Seventh-day Adventist, na circulate na ang Great Controversy. Kaya nga, dinidiin din niya na ang Sunday talaga, Sabbath pa rin, pero Sunday. Okay? When they heard about this letter from the Pope throughout the world, itong mga Baptist, mga kapatid, they said, ito na ang sinabi sa Great Controversy. Talagang ang Sabat at saka Sunday pala ay opposite. So they decided, tumawag ng pastor na Seventh-day Adventist at Bible study. So the first one half of the church were baptized. After 1 month, the whole church. Kaya nga, ang Baptist church ang naging Seventh-day Adventist. So ang title ng article nila ay tinawag nila na St. Thomas. Pero actually, ang town is Santo Tomas. Ang church na doon, ang church ng Baptist na naging Seventh-day Adventist. To be attention getter, nilagyan na ang article na St. Thomas becomes Seventh-day Adventist. But the point, brethren, is yung nabasa na nila, ang hindi sila nag-decide at once, but when they saw the fulfillment of the prophecy about the letter, pero hindi pa to final itong letter ng Pope, coming pa ang final decree, mga kapatid. When the people will be able to see this, hahanapin nila ang mga libro na na-deliver natin sa mga library, sa kandalang bahay, sabi na ito na ang panahon. And we have to make a decision. We are happy today that we have many methods gagamitin ng Diyos. We have, sinabi ni Pastor Paolo kahapon, sa meeting namin sa ISIS, sabi niya, Pastor, ngayon ang ating Hope Channel will be seen, will be heard throughout the Philippines now. Amen. So, maganda ang ating mga media ministry maliban sa print ministry. Ang ating social media, ginagamit na effective ngayon, mga kapatid. But I'd like to tell you, what is the difference? When the Pope came, isang click lang yan, na-stop lahat ng signal. Walang signal. Walang. Kaya nga, madali ipa-stop itong effective natin ngayon. Kailangan natin itong Hope Channel. Kailangan natin TV ministry. Radio ministry kailangan. Pero in one click, mga kapatid, pag pina-stop ito, madaling ipa-stop. Ang mahirap kunin ang mga libro na deliver na. Mahirap na. It will be very hard to retrieve all the books that were delivered by the Seventh-day Adventist Church.
mahirap na. Pero itong cellphone, itong mga social media, ang television, scroll, pack, isa lang, stop kayo, stop. Stay OP, stop. Madali yan, madali lang. Oh, lalo na kung si President Duterte ang magsabi, matapos yan, mga kapatid. So, pero ang mga mensahe na ating naibigay na, sa palagay ninyo, ma-retrieve pa yung mga steps of Christ, mga desire of ages, o hanapin ninyo ang mga customer, kayo nang bahala. Mga kwan, tingnan natin, mag-bypass operation kayo. Wala. Kaya sabi ng Panginoon kay Ellen White, this is a very simple way, but this is the most effective that people will decide as part of the sealing. Mga kapatid, hindi pa natin makita ngayon ang resulta. Katulad nitong tinatawag na Japanese bimbo, nabasa kong story nito na in Japan, pag nagtanim ka ito, business na Japanese bimbo, after one year, tinanim mo ito, hindi pa lalabas yan ang kanyang sign na lumago ang tanim na Japanese bimbo. Second year, wala. Third year, wala. Fourth year, fifth year, sixth year. Pagka seventh year, sabi ng story dyan, ay lalabas na ang branch ng Japanese bimbo. Pero paglabas niyan above the ground, mabilis ang kanyang paglago din, ang growth. After one year ng Japanese bimbo, it will be 5 feet tall. Bakit? The whole 6 years ay doon sa ilalim ang mga roots, deeper and deeper, deeper and deeper. Sapagkat pagdating ng mga typhoon, Yolanda or Ferdinand, ay gumaganon lang ang mga Japanese bimbo, pat hindi ma-approach. Ganon din, mga kapatid, ang effect ng ating mga babasahin ngayon. Hindi pa natin makita ngayon ang mga nabinyagan dahil sa great controversy. But it is getting stronger the foundation inside ng babasa na nababasa ng mga tao. Alam mo ang mga convert natin sa church, pag nagbabasa, yung mga convert na nagbabasa sila sarili, ay matibay talaga. Yung nakikinig lang sa pastor, after kwan, hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagbabasa ng super prophecy, madaling nag-backslide. Ito ngayon ang ating NDR program, bagong departamento. NDR, Nurture, Discipleship, and Reclamation. Bakit? We baptize 1,000 in a day. After one year, 800 ang nag-backslide. Oh, only 200 ang naiwan. Meron kaming magandang layman doon sa Northeastern Mindanao ako. Sabi niya, Pastor, praise the Lord, I preach in Trento, Upper Agusan, doon. Ilan ang nabinyagan? Sabi niya, 20 ang nabinyagan. After 6 months, 21 ang nag-backslide. Bakit? Kasama ang lay preacher ang nag-backslide. Yung preacher nila. So, bakit? Kung minsan na hindi deep-rooted sa katotohanan, mga kapatid, ngunit yung bumabasa. Meron kaming nabinyagan sa Davao, sa Cagayan de Oro Central Church. Nandoon ako for 18 years. Isang umaga, sabi ni Pastor Diaz, Adcom, lahat kayo na dito available, you come. What is the agenda, Pastor? Bakit emergency? Meron tao dito na lumapit, magpabinyag bukas. Kasi birthday daw niya, gusto isabay niya ang spiritual birthday. Sino ang magre-recommend na church? Ay hindi siya nag-Bible study. Binasa pala ang 20s, nung araw 27 pa, yung What People Need to Know. Binasa pala ng engineer, architect. Binasa pala ang libro. Ngayon, pagkatapos nabasa, lahat. Doctrine natin yan. Lumapit kay Pastor Diaz. Pastor, pwede ba ako binyagan bukas? Oh, sino nag-Bible study? Wala po, oh. Sino mag-recommend? Eh, wala. So, mahirap ito. Tinawag kami ni Pastor Diaz, mga pastors, ano ang advice niyo? Discuss. Sabi ng isang Pastor Perez, Pastor, ito'y kaluluwa na. Binyagan natin bukas. Nabasa niya ang What People Need to Know, 27 Adventist Beliefs noong araw. Wala pang 28. Kahit na na Bible studyhan natin at i-recommender ng Charles Board, nagbabackslide pa rin. Hindi guarantee ang pag-Bible study na talaga ito'y hindi mabinyagan. Ito ay exception to the rule. So nabinyagan, mga kapatid, ang architect dahil sa pagbasa. Ngayon, siya ang yung Garden Church, siya ang nag-design yan. Yung guest house ng South Philippines na maganda, siya ang nag-design yan. Yung church natin sa Bulwa na malapit sa SM, siya ang designer. Para yung design niya, architect daang para yung may arka, para yung design niya na may arka ni Inui ang kanyang mga design, you know? So, mga kapatid, matibay. Pero ang problema niya noong unang nakuan siya, hindi na Bible study siya masyado sa spirit of prophecy. Kaya nga, pag narinig niya ang ng Adventist na siya, narinig niya ang Ellen White, sabi niya, sino itong Ellen White?
Iniwan ko ang Catholic dahil si Mama Mary. Ngayon may Mama White dito. Ano ba to? So, nag-Bible study naman kami. Sa tulong ng Diyos ay napatibay din. Okay, so, kaya nga sabi spirit of prophecy ngayong hapon, how to present the spirit of prophecy? Kailangan sa mga bagong members natin, we have to explain thoroughly the gift of prophecy. Hindi natin i-delete or i-bypass yan, mga kapatid. Because this is very important. Now, like the Japanese bimbo, don't worry, mga literature evangelist, ang mga magazine, mga libro natin na iwan sa mga tao, hindi po makita kaagyan. But according to the prophet, to the prophecy, more than 1,000 souls will be converted in one day. Ngayon, 3,000 plus, that is more than 1,000. That's the fulfillment of prophecy. Will be converted in one day. Most of whom will trace their conviction through the reading of our publication. Amen? So, final sealing, the spirit of prophecy and the print ministry. You know, this is a serious matter because this is in relation to the final sealing. It's in relation with the judgment today that's taking place in heaven. It was in the most holy place that Jesus stood and sent another angel to give the final, announce the final sealing. It's related to the judgment time. Then I saw the third angel said, my accompanying angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select, wow, magsiseparate na, the wheat from the tares, and seal or bind the wheat for the heavenly garner. So brethren, we are facing the final sealing. And we have to pray for this, and the Lord is using this ministry. God has ordained the canvassing work, yes, to give to the people what we call spiritual education. Because sealing is settling in the mind, intellectually or spiritually. So kung anong mababasa nila, they are now being settled in the truth. You know? So mahalaga itong ginagawa natin ng spiritual education through the publication. Like an angel with a writing case. Mga literature evangelists, these angels are symbolic also. Anyone who is bringing the message are the Lord's messenger like an angel. Angel. So, when the prophet, the messenger of the Roman Church received the vision, ay talagang nakatatak na it is about the sealing message. According to the vision in 1848, November 18, 1848, the sealing and publishing. A view of the proclamation of what kind of message? Sealing message. And of the duty of the brethren to publish the light that was shining upon our pathway. So from the beginning of the vision related to the publishing ministry, the print ministry, it was already proclaimed and declared to be the sealing message. So through these books, mga kapatid ng mga elders sa iglesia, mga spirit of prophecy coordinators, sa pamamagitan ng mga aklat natin na ating na i-distribute, actually, do not take it for granted. It is just business as usual, giving or selling, but actually, we are presenting the sealing message. Preparing people for the mark of God. So, kaya nga pala sinabi ng Panginoon sa kanyang messenger, there is no higher work. May I request the audience to read this place? Ready? Go. Amen. Nung araw, hindi ko naunawaan bakit highest the one who is bringing the printed pages involved in the performance of the highest moral duties. Because it is linked with the sealing message, you know. The people has to decide between right and wrong, moral. Our problem today, even in the Philippines, is not political problem. The greatest problem is not on technological or economic. It is on the moral problem. This is the biggest problem that we are facing. To know the between right and wrong. So, let the evangelist and the church, whether we are sealing, if we are not sealing, like the little evangelist, we will be giving. Next year, we are printing today 2 million copies of this story of hope. This is story of redemption. Story of redemption, abridged edition. We are printing 2 million copies. And next year, ito ang ating missionary book of the year. The third Sabbath, April 15, 2017, all Adventists around the world
will be involved in the giving to our friends and neighbors. Ingon sa Panginoon kay Ellen White, huwag ibigay sa mga tao na hindi tatanggapin at hindi babasahin yung may relasyon tayo at mga kaibigan, sapagkat mahalaga to. When Lucifer rebelled in heaven, the angels of God wept and mourned. They wept, convincing Lucifer to come back to God. Asaan mababasa natin? Hindi naman mababasa sa Genesis. Genesis, kasi ang Bible, pag binasa mo, parang black and white na television. Pero pag binasa mo sa Spirit of Prophecy, naging colored. 3D pa. You know? So, very specific na ang sinabi ng Panginoon. Kaya nga, dito, sinabi na the angels of God wept and mourned to convince Lucifer and his followers to come back to God. Oh, napaka-serious niyan. So, brethren, this is the message about the print and the what we call the final sealing message. That's why sinabi ng Panginoon, and the large degree, kayo naman, ready, go. Alright, so itong other angel in Revelation 18, the fourth angel who gives the enriched and who endorsed the third angel's message, this is the finishing touch before Jesus will come, that the message will go around the world. There is an angel, and this is representing the church and in a large degree. Not only the publishing department, all other departments. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito na the publishing department, the publishing house, is also doing a very vital role together with other departments in accomplishing the work of that other angel who comes down from heaven with great power and who lightens the earth with his glory. So the Holy Spirit and in the inner ceiling is the work of the Holy Spirit. But this one, it is the angel from heaven, from the throne of heaven. Now, itong tinatawag na great power is also the outpouring of the Holy Spirit who will work the final message to the world. Itong tinatawag natin sa pag-aralan na latter rain. So, makikita natin mga kapatid na the great outpouring ang kailangan ngayon. The challenge of the church today for our leaders and mga members, paano mangyari itong who will lighten the whole world? Final, ito ang sinabi, the great outpouring of the Spirit of God who lightens the whole earth with His glory will not come until we have an what? Enlightened people. We need to be enlightened. We need to be aware of our role. You know? We need to be aware of our role. Kaya nga, sabi dito, until we have an enlightened people who know by experience. Paano tayo maka-experience to be laborers with God? Yan ang challenge ngayon sa ating mga membro sa iglesia. Ito, one way is just to give. To give, you know? Selling is a little bit challenging. You have to convince people. Pero ang giving is a simple way. If you cannot preach in television, you cannot give Bible study, just give this great hope about the story of redemption. Pero even just to give without the Holy Spirit, ay nahihiya pa ang mga kapatid ngayon. Totoo hindi? Totoo yan. That's why we have to pray for this worldwide missionary book. Even to give, we need to pray for the book, pray for the people who will receive, and pray for the messengers, the members of the church. Because we need our people who have to experience, by experience, what it means to be laborers together with God. Now, brethren, sinabi dito ng Panginoon, moving fast, may instruction ng Panginoon sa kanyang messenger that this important books containing the light that God has given regarding Satan's apostasy in heaven. Yan, itong libro na ito. The people will understand the fall of Lucifer and the solution to the sin problem. Dito sa Spirit of Prophecy, in heaven should be given a wide circulation. It should be given a wide circulation, sabi dito. For through them, the truth will reach many minds. Patras and prophets, Daniel and Revelation is coming, and the great controversy are needed now as never before.
This should be widely circulated because the truth they emphasize will open many blind eyes. And the Desire of Ages, marami binanggit dito, there is precious what? Instruction. These books, what? Must be regarded as of special importance. And every effort should be made to get them before the people. Central Luzon Conference, I inspire you. This is the biggest conference in our division. And in terms of sales and souls, because more sales, more souls. For many years, Pastor Casimiro, this is number one. But last June, there is a mystery. When one conference in Mindanao, North Central Mindanao, you know, took over to be number one in the sales of spirit of prophecy. But I told them, congratulations, but that's only temporary. CLC will come again. Oh, mahina ang amin. CLC will come again. To be the number one. Well, of course, we are not comparing. We are not competing. That is negative. But that is what the record says. Because the support of the pastors, the support of the elders in the promotion of these books are factors that CLC will be great again. In terms of the spirit of prophecy and publishing. Right? So, nandyan ang bulas ang inyong mga kamay, mga kapatid. That's why Pastor Matira is calling for this convention and awareness to a wide awake brethren to support in your local church, because it is in the local church where the action is. It is in the local church, especially in the promotion of this great spirit of prophecy. Sa bakit sinabi ng Panginoon dito? Hold on! Four angels, do not destroy the earth or sea until we, that is plural, we have sealed the servants of our God on their foreheads. Why we? It's plural. Of course, the Father, Son, and Holy Spirit, but there is a deeper meaning on that. That the church members will be involved. This outpouring in Revelation 18:1, who lightens the earth with his glory, this is the latter rain, or the power of the Holy Spirit and the church. The Holy Spirit must use the church. And we are the church, right? We are the church. So the Spirit, according to Revelation, the Spirit and the bride, that is the church, who say, come. We should be together. The Holy Spirit will not be fully doing the power without the church, you and me, to be his co-laborers. Kaya nga sabi ni we, because the church, the people, the church members. You know, at the end time, alam natin ang Armageddon, the final spiritual war for a final decision. The enemy, the best, come out from the bottomless pit, will master his effort. Ito na ngayon, mangyari na. I-organize nandiyan lahat ang unity ng unholy trinity against the people of God. So, somebody will come up from the bottomless pit, the power of the devil, but sabi dito, somebody also will come down from heaven. Sino ang mauna? Depende sa mga church members ito. If we rally with God, una talaga ang the one coming up from heaven. Because now Satan is working hard. Ang main target niya, of course, ang mga commandment-keeping people. So, we want that this fulfillment coming down from heaven will be fulfilled soon because we are involved. We cannot allow. Of course, in the prophecy, nanalo na ang Panginoon. He is already conqueror. But we must be part of the victory of the Lord. So anong sinabi ng ating presidente? Tinanong siya, Mr. President Elerted Wilson, what is your plan about the spirit of prophecy and publishing work of the church since you are the president? Sabi na, yes, my dream for the publishing ministry is alive and well. It is simple yet exceedingly large. It is simple because it involves just three key words, namely revival, reformation, and to evangelize the world. Ito ang kanya talagang vision ng ating leader. That's why we have now a TMI, total member involvement, you know, to proclaim the message of salvation. At sabi niya continually, sabi niya, it is a large because from these three words can evolve the greatest explosion. Kailan pa mag-explode ito? 2 million copies? Compared with our membership, our population, ang Pilipinas alone is already at 100 million people.
ang libro na assigned sa Philippines at Reunion, 1.2 million lang. Ang ating population sa Philippines is 100 million people. Pero challenge pa ito ngayon. Paano natin i-distribute sa CLC ang allocated numbers sa for Central Luzon Conference to involve the church members, you know? But there should be an explosion, according to Elted Wilson, of the evangelistic progress through the print ministry that our world church has ever witnessed. Yan ang vision ng ating presidente. Kaya nga, mga kapatid, may the Lord help us to be ready for the time when God will finally announce, well done, because we want to be sealed for heaven. Amen? Gusto tayo mahanda, because nobody can enter heaven that is not sealed by the seal of God. And let us help people to receive the seal of God. How many of you would like to say, yes, Lord, may I see your hands? Please, Lord. Lord, salamat sa inyong pagkasama sa amin sa umagang ito, that you have revealed to us the message, the important intimate relationship of the print ministry and the final sealing message to the world. May the church leaders and members will realize our important role on this. So Lord, thank you for giving us enthusiasm, fire, and the burden for the perishing souls. Thank you for hearing our prayer now. And bless this convention until this afternoon, that everyone will be rejuvenated, will be enriched, will be revived. We will go home to our respective churches to encourage, to inspire our fellow believers. Thank you for hearing our prayer in Jesus' wonderful name. Amen. Sabi ng lahat ay tumayo. You will kneel so close to the Lord today, blessing to and fro on life's easy way, that the world in us can likeness see to the man of glory. Can the world see Jesus in me? Almighty God, we thank you for the victory today. May the love of God, the grace of God the Son, and the continuing presence of the Holy Spirit be with this convention and forever. In Jesus' wonderful name, amen.
We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the Christ is a King. We